You're watching a CNN Philippines special presentation, the Filipino Votes Presidential Debate 2022. 9 out of 10 candidates are standing side by side on one stage here at UST. And gusto na po naming magpasalamat at humingi na rin ng konting dispensa dahil nag-overtime po tayo. Candidates, thank you. At marami pa tayong pag-uusapan. Pero syempre, we still have this block and one more after this. So again, thank you for your time, everyone. This is the very same stage in 2016 where we asked 6 vice presidential candidates if they have plans to run for president in 2022. Every single one of them said no. 6 years later, dalawa sa kanila ang tumatakbong presidente. Senator Bongbong Marcos, who is not with us tonight, and VP Lenny. Vice President Robredo, our question to you, what has changed, ma'am? Ano po yung nangyari? Ano po yung dahilan? Napakarami. Nung nandito ako in 2016, talaga wala akong balak tumakbo. In fact, promise ko ito sa mga anak ko na yun na yung 2016, yun na yung pinakahuling eleksyon para sa pamilya namin. Pero yung 2016 until 2021, nakita natin kung paano niyurakan ng fake news, ng disinformation, ng propaganda, yung mga paniniwala, mga mindsets ng napakaraming Pilipino. At dahil disinformation, propaganda yung namayani, talagang yung threat na yung pagbabalik ng klase ng politika na puno ng korupsyon, yung klase ng politika na nagdala sa atin ng plunder in the past, yung klase ng politika na talagang madumi, ito yung klase ng politika na nagdala ng napakaraming paghihira para sa atin lahat. Yun yung nagpalit. Ang aking sinubukang gawin na because of the threat na itong klaseng politika babalik, kung magkaroon ng pagkakaisa yung mga contenders ay hindi ko na kailangan tumakbo. Sinubukan ko na kausapin yung halos lahat, sinubukan ko na ayain yung halos lahat, na iset aside yung aming mga hindi pagkakaintindihan o pagkakaiba ng plano para mag-usap-usap, pero hindi ako naging matagumpay, kaya kumandidato ako. This is the same question we would have wanted to ask Senator Marcos, but as we all know, he is not here tonight. So let's go to Senator Ping Lacson. In 2018, sir, you said that Davao City's Mayor Sara Duterte has what it takes to be the next president. You said, and we quote, if the next leader of our country would emerge from the young, fresh, and new faces in national politics, my top choice right now is Sara Duterte. But now you're running for president and Mayor Sara Duterte isn't your running mate either. Kayo po, what has changed, Senator Ping Lacson? No, nothing has changed because at that time, there were emerging leaders, Mayor Esco Moreno, Mayor Sara Duterte, and many others. Kasi tinitingnan ko noon yung mga young leaders na nag-emerge. Kasi sinabi ko, emerging leaders eh. So walang nagpapalit doon. Kaya ngayon, tumatakbo rin sila. At ako naniniwala, may mga kakayanan din sila para mamuno sa ating bansa. So wala nagpapalit doon. Tanungin din po natin si Caliodi de Guzman. Caliodi, bakit yun po gustong tumakbong Pangulo? What made you decide? Pasensya na itong mga kasama ko dito dahil diretso sa akin yung tanong. kasi yung mga tumatakbo ngayon, mahusay naman lahat, narinig ko, magagaling, matatalino. Tulad ng mga nagdaang mga Pangulo sa nakaraan. Pero ang problem, yung framework ng pagtakbo ay sa framework din ng mga dating Pangulo na buhayin yung mga negosyanteng malaki. Yan, ang buhayin at ipasakamay nila yung pag-asa ng ating bansa, yung kabuhayan ng ating mga mamayan, yung kabutihan ng ating mga kababayan. And puro todong pabor ang ibinigay sa mga malaking kapitalista sa mga nakaraan. Hindi naman lumalabas sa bulsa ng mga kapitalista yung yamang nakukuha nila. Hindi totoo yung trickle-down theory. Hindi totoo yon. Kaya kung yun ang magiging framework pa rin ng pag-gobyerno natin, mauulit at mauulit ang nangyari sa panahon ni Marcos, kay Duterte, kay Cory. Mangyayari uli yon. Bababaon tayo sa utang. Hindi tayo unlad.
sa kamay ng mga kapitalista. Kaya dapat, ang unahin natin ay kapakanan ng mga manggagawa, kapakanan ng bayan, kapakanan ng mga magsasaka. Sila ang gamitin nating pundasyon sa pag-unlad ng bayan at hindi ang mga malaking negosyante. Secretary Abella, what about you, sir? Exactly yung sinasabi ni Caliodi, no? Hindi naman kasi lahat ideolohiya ang sagot, no? Ang mahalaga na nakikita natin ang sinasabi nga niya tunay na framework. For example, katulad niyan, may 23 to 26 million people na mahirap ngayon o kaya umabot pa sa 78 million, yung 12.5 million na, na natutulog na gutom. Dapat matugunan natin kung pwede, in the next 6 years, maiangat natin itong 12.5 million people out. No, at nakita ko kasi, kaya ako tumatakbo, dahil sa ang experience ko kasi is working with people. Nag-ministeryo ko 20 years, educator 20 years, credit cooperative 20 years. Ang nakita ko, ang problema talaga ng power institutions ay tao. At kung tao ang problema, tao rin ang solusyon. At nakita ko na pwedeng hikayatin ang tao na mabago. At pag nabago ang Pilipino, magpabago ang Pilipinas. Dr. Montemayor. Mali po, no? Mali ang kanilang premise, no? Puro pansarili. Alam niyo po, ako, isang doktor, tumatakbo ako. Ano ba ngayon? Pandemic. At saka, ang impact ng pandemic sa lahat ng sektor, ekonomiya, jobs, unemployment, yung unemployment, no? Yan po, ang sa kanila, very simplistic. Kumukuha lang sila ng boto, sinasakripisyo, ang future ng mamamayan. Puro manggagawa. Oh, ako naman, manggagawa rin ako sa hospital. Pero tandaan natin, we are still in the COVID time, pandemic pa rin. Kung palagi lang tayo ngano, puro isang sektor na lang, hindi tayo uulat. Tandaan natin, ang impact ng COVID sa ekonomiya. At tandaan natin, ang COVID, hindi puro vaccine. Ayaw against mandatory vaccination. Puro niloloko ang mga tao sa Pilipinas. Pangalawa, you address corruption. Sa mismo mga manggagawa, ang daming corruption. I have been a lawyer sa mga union. Alam niyo po, kayo hindi kayo pwede mag-represent sa court. Puro tongue-in-cheek lang. Pero tandaan niyo, ako nagre-represent sa mga union at saka manggagawa. At nakita ko, napakaraming bayaran. Ewan ko sa inyo kung nabayaran kayo. At pangatlo, criminality. At tandaan nyo, huwag nating ignore ang criminality na nangyayari. Hindi puro ang ating sectors, ha? Hindi puro nalang pag-usapan natin, puro manggagawa. Nasa puso ko ang mga manggagawa. Pero tandaan natin, maraming problema ang ating bansa. Kagaya ng COVID. Thank you, sir. May reaction si... Oh, Caliodi. Oh, akala ko absent si Marcos. Nandito pala. Ay, na wala nang pinuri kundi mga kapitalista at wala nang kinagalitan kundi ang mga manggagawa. Kaya dinudurog ang hanay ng mga manggagawa. Sinisiraan ang mga manggagawa at pinupuri yung mga kapitalista. Ay, gusto kong sabihin na sa panahon ng COVID, 2021, 28 to 94% ang itinaas ng net worth ng mga kapitalista sa panahong nangyayari ang kagutuman ng ating mga mamamayan. Ay mas sobra-sobra na ang kayamanan ng mga kapitalista tapos lalaitin mo pa yung mga manggagawang siyang bumubuhay sa ating lipunan. Akala ko wala dito si Marcos, nandito pala. Okay, iba naman po. Mayor Isko Moreno, what about you, sir? What made you decide to run? Kasi yung tanong po namin kay VP, kay Senator Ping, what has changed? Kayo po, why did you decide to run for president? Alam mo itong pandemic, no? It teaches us a lot of lessons in life and even priorities in life, no? Sa akin, ang importante, kayo mga kababayan, paano kayo makatatawid sa pandemyang ito? Paano tayo makapagbibigay ng trabaho do sa 4 na milyong trabahanteng nawalan ng trabaho, yung mga maliliit na negosyanteng nagsara, paano makaka-recover? Yung wag na sana magsara, and I agree with the Caliodi. Paano mapapangalagaan ang kapanatagan ng mga empleyado? Buhay ang negosyante, hindi sila naabuso, buhay ang trabaho, panatag ang tao. Maitawid lang natin, of all the ideas of my colleagues here, magaganda ang layunin, pero we have to do and show proof of our concept or ideas and policy. What we have done in Manila
na itawid namin ang 700,000 families. We lost 7%, we grew by 12%, positive 5% pa kami. We economically grew despite of these challenges. These are the things that are duplicable, scalable. Maitawid ko lang kayo, mga kababayan ko. Oh, sige, isa na lang. Senator Manny Pacquiao, go ahead, sir. Alam niyo po, yung mga programa, plataforma, ang tagal na nating narinig yan. Ilang dekada nang lumipas. Ilang eleksyon ang lumipas sa bansa natin. Ibig sabihin ba, hindi magagaling yung mga namumuno nung araw, nung lumipas ng mga namumuno? Magagaling yun. Ang importante talaga dito sa bansa natin, magkaroon tayo ng isang leader na may totoong pagmamahal at malasakit sa ating bayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naghihirap. Yung nakadama sa nararamdaman ng mga nagugutom na pamilya, yung nakadama sa mga nararamdaman ng mga nawala ng tahanan, mga nawala ng trabaho. Yun po ang kailangan nating leader dito sa ating bansa. Kung hindi man si Manny Pacquiao, I'm hoping na ang Panginoon maglagay ng isang godly person, godly leader na may takot sa Panginoon at tunay na nagmamahal sa ating bansa. Hindi nagnanakaw, hindi materialistic, hindi mahalaga ang pera, kundi magsiservisyo lamang sa taong bayan. Yun po ang kailangan nating leader sa ating bansa. Para imulat natin ang mata natin, bayan, tuwing eleksyon, ganito palagi ang naririnig natin. Habang patuloy na lang tayong makikinig ng ganitong mga pangbubula, maraming magaganda, importante kung ano yung mga nagawa mo in the past sa buhay mo, ano yung nagawa mo, accomplishment sa buhay mo. Yun po ang kailangan natin, hindi yung papugi points tayo dito na to impress people. Yun po ang kailangan natin. Salamat po. Naririnig natin ngayon ang ating mga kandidato, ang kanilang mga plano, mga pangako para sa Pilipino. We have 2 more questions left. Pagbalik po natin, final stretch na po tayo. Isa po itong CNN Philippine Special Presentation, The Filipino Votes Presidential Debate 2022.